And so welcome back po ano dito sa Day and Rica YouTube channel. Well, di na po summer ngayon pero gusto ko lang i-flex ang jacket na ito, no? Nabigay ng ating kaibigan. So bro, maraming salamat dito sa jacket na to. Okay, so guys, ang ating pag-uusapan, ito pong ano, no, naging vlog na ito ni Madam Maharlika, no, kanyang pasabog kung saan eh may nagbulong po sa kanya na lumipad daw po papuntang Abu Dhabi, no? Middle East. Ang ating Madam First Lady na si Liza Araneta Marcos. Ayan. At binalag din po na ito ni Attorney Trixie Cruz Angles, no? Yan pong pagbiyahe na yan ng ating unang ginang. Okay. Well, una po sa lahat, hindi naman po natin minamasama ang pagbiyahe ng unang ginang. Pero isa po sa tanong na pumasok sa aking isip, sangayon po, no, sa ano, sa post, no? Sa post niya, no? Sa ano daw po, sa may page, parang gano'n, no? Yun po yung narinig natin, na nag-post daw po after, no? Kumbaga, after ng pasabog ni Maharlika, kasi dapat po pagka ano, pagka daw po talagang umaalis, no, ang ating first family, no, eh dapat po announce, ina-announce yan, eh. Pero bakit na-announce na nandun na sila, no? Parang coincidentally, pagkatapos i-ano ni Maharlika, di ba? Tsaka lang, sila nag-announce. So ano yun? Parang, uy, ano tayo? Tawag ito, si Maharlika, sinabi, nandito tayo. So parang ganun ba po ang nangyari? Kung usapin naman po ng security, eh bakit naman po in-announce pa? Di ba? So parang something is, ano ba nangyayari? Ba't kailangang ilihim? Parang nilihim, di ba? Parang yun ang ating naging ano dyan. Then at the same time, sabi nga po na Attorney Trix, dapat talaga, meron daw pong, ano, press release or anunsyo, kaso wala. Lalo na kung ang dahilan po ng paglabas is official visit. Ang tanong ko po, sa isip ko, ano po ba siya? Function niya po ba talaga yon para gamitin ang na official visit yon? Siya po ba'y may mandate or siya po ba'y may appointment? No? Yun po yung pumasok sa mga isip ko. At nung napanood ko po si Attorney Trix, eh parang nasagot yung nasa isip ko, no, na parang legitimate ba itong mga naisip ko? Is this a legitimate question, no? At dahil nga po abogado si Attorney Trix at parehas din siya, I mean parehas, yung tanong ko eh parang yun din ang tanong niya, no? So sabi ko, okay, legit pala yung tanong ko sa sarili ko, no? Kasi gusto ko po sana i-vlog yun right after na napanood ko si Maharlika, dahil alam ko naman marami po dito ang nag-subscribe dahil pini-feature ko po dito or pinag-uusapan ko dito or tinatalakay ko yung mga naging topics po or nagiging topic ni Maharlika, no? Kaso, I still collecting some answers, no? At yun na nga, napanood ko si Attorney Trix, kaya naging mas malinaw po sa akin. So, yun po ang tanong, ano? At sabi nga po ni Attorney Trix, kasama daw po niya dyan yung head daw po ng Maharlika Fund. Di po ba kayo natatakot nyon na ang pondo, kumbaga, sila ang may hawak ng parang pondo? Di po ba gat? Ano pong manggagawin doon? Bakit kasama yung leader? No? Ako po, ako parang may idea na rin ako, eh. No? Sabalit, ayoko naman po dito alam niyo na yun, yung mga bagay na wala pang confirmation. Pero sa akin pala, parang this is something, no? Lalo na kung hindi naman po inanunsyo, di ba? So, anong nangyayari? Bakit nasa niyan po yung transparency? At yun nga po yung tanong, na may mandate po ba ang ating unang gilang? Dahil sinabi nga po ni Attorney Trix, yung mga pangunahing functions po ng isang first lady is, ano, tawag dito, more on social, no? Tulad ng pagpunta sa mga charity, ganyan, maging hostess, no, or mag-hosts ng ano, ng mga events, no. Iba po yung ano, ha, yung uminom si ano, madam, ha?
Yun po yung mga bagay na ayoko pang pag-usapan yun. Dahil gusto ko lang po dito pag-usapan talaga yung mga ganung bagay, yung mga spec. Magkaroon po tayo na maging aware po tayo sa nangyayari. Na tulad po niyan, lumalabas po ng bansa na hindi natin alam ang mahalagang miyembro po ng ating unang pamilya, no? Then malalaman natin, tapos na, nandun na siya. At kasama niya pa po ang leader ng Maharlika Fund, no? So, yun po yung ilang mga bagay na dapat na ano natin, alam nating lahat, no? What's going on at pondo po ng bayan, no? Pinag-uusapan dahil nga leader po ng ano eh, na Maharlika Fund yung kasama niya. So, what's going on there, no? Anong dahilan? So, naghahanap po tayo ng answers, no? So, we're all asking lang naman po dito, no? Tulad nga po na akin lagi sinasabi, lagi pong pag-iisipan ang aking tinatopic dito, no? So, yun lamang po, no? At next topic po, napanood po natin ng ating dating Pangulong Duterte, no? Na nagsalita tungkol nga po dyan sa tatlong Duterte, no? Well, kilala nyo naman po ang dating Pangulong Duterte, di ba? Ang mga diskarte niya. So ako, mas ano pa rin ako sa ano, pinangahawakan ko yung sinabi ni BP Sara. Dahil kung ano yung sinasabi ni BP Sara, yun po ang nangyayari. Tulad yan, tumakbo po siya ng vice president. Nobody stopped her from running. At yun nga po, sinasabi niya na tatlong Duterte ang tatakbo. Well, I should believe that, no? Diba? Alam naman po natin ng mga diskarte ng ating dating Pangulo, diba? Talaga po pinasasakit niya ulo, no, ng mga kalaban niya. Dahil, syempre, hanggang huli, magiging puzzled po, no? At hindi makakagawa ng plano ang kalaban para harangin, no? Dahil nga po sa mga ganyang klase ng pronouncement ng dating Pangulong Duterte, no? Pero para sa amin, tatlong Duterte, tuloy-tuloy po yan. Dahil yun po ang anunsyo ng ating vice-presidente, no? So yun pa rin po, tuloy pa rin po ang ating pangampanya sa 3D, no, or Duterte's, no, para po pagbabalik diyan. At nabanggit niya nga po si ano, attorney at former senator De Lima, no, na ano, tawag dito, katunayan po na gumagana ang ating justice system dahil nga po nakalabas, no. Ito po si Leila De Lima, di ba? So ngayon, ang issue dyan, nakapanood po kanina ng vlog ni Haydarian na Grand Coalition daw against Duterte. So pinanood ko. Puro palabok naman din po. Nasayang yung ilang minuto ko dahil nga kala ko naman pag-uusapan nila. Yun ang pure ni pag-uusapan nila. Pinag-uusapan nila yung mga dilawan din sila, Leila De Lima. So sabi ko, mag-vlog na nga lang ako. Ayoko lang sayangin pa yung ilang minuto ko dyan. Puro palabok. So yun po, no, ang ating napag-usapan ngayon. Muli, ang highlights po ng ating napag-usapan ngayon, yung pagbiyahe po ng ating unang ginang, ano po, na hindi po na-anunsyo, in-anunsyo, nandun na po mismo ang ating unang ginang, ano po, at yun daw po ay official, no, working po, no, working visit yung ating sa pagkakatanda, no, na sinabi po ni Attorney Trix, no. At sa doon nga sa post, no, na kanilang nabasa, no. And then at the same time, ito pong anunsyo or sagot ng dating pangulo natin na si Pangulong Duterte hinggil sa pagtakbo nilang tatlo. No, nasa kabila po niyan, ako po ay naniniwala na tuloy pa rin po sila tatakbo sa Senado dahil clamor po 'yun ng taong bayan. Gusto po 'yun ng taong bayan, no, na bumalik ang Duterte sa kapangyarihan bagamat nandiyan po si ano, Vice President Duterte, pero iba pa rin po talaga kapag ang ama, no, ang uhi, ang matandang Duterte eh, nandyan yung presensya niya. At alam naman po nating maraming magtatangka na bumalik sa kapangyarihan, di ba? So, hindi po papayag ang Duterte na mapagsamantalaang muli, no, ang ating mga kababayan. So, yun lamang po, no, ating napag-usapan. At more to come pa po sa susunod nating content. Dito lamang sa De Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong mga taga-suporta ng channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.